Hello kids! Teacher Arlene is here and welcome to our YouTube channel, Teacher Arlene! Sana ay nakasubscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga videos na ina-upload para sa iyo. Welcome sa ating MTB, MLE or Mother Tongue for Grade 1. Tayo ay nasa Week 1, Quarter 1. At ang ating aralin ngayon ay Ako at ang Aking Mga Karanasan. Ako si Teacher Arlene, ang iyong makakasama sa ating aralin. Tiyak matututo ka, ihanda ang sarili at ating tuklasin mga bagong kaalaman dito sa Mother Tongue for Grade 1. Umpisahan na natin! Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagbabahagi ng iyong sariling karanasan tungkol sa iyong pamilya, paboritong pagkain o alagang hayop. Makagamit ng mga angkop na ekspresyon sa pasalitang pamamaraan upang ipakilala ang iyong sarili, pamilya o kaibigan at makagamit ng bokabularyo na tumutukoy sa sarili, hayop o bagay. Tingnan ang larawang ito mga bata. Ano ang nakikita nyo sa bawat larawan? Naranasan nyo na ba ang pumunta sa mga lugar na ito? Unang larawan, makikita natin ito ay nasa parke. Yan, nasa parke. Nakapasyal ka na ba dyan? Ito naman ay sa ilog. Yan, kung saan siya ay namimingwit ng isda. Pero hindi yan itim ha. Yan ay kulay puti, dapat ang kanyang tupig. Okay, sa picture lang yan naging black. Okay, nakaranas ka na bang makapunta sa palayan? Ayan, kung saan merong scarecrow. Yan, panakot yan sa mga ibon para yung mga ibon ay hindi dumapo sa mga pananim. Nakapunta ka na ba sa tabing dagat? Sa mga bulubundukin? Yan. O sa palaruan? Meron ka bang mga experience o karanasan mula sa mga lugar na yan? Ako, marami na mga bata. Dahil sa aking edad, marami na rin akong napuntahan. Mula nung ako ay maliit pa, hanggang sa ako ay dumating sa edad na ito. Pakinggan muna natin ang kwentong ito mga bata. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Aking Mga Alaga ni Lea Bernadette P. De Leon. Masaya ang umaga ko sa piling ng mga alaga kong hayop. Tiktilaok! Tiktilaok! Nanggigising na tunog mula sa aking tandang. Ayan, anong nagagawang tunog ng tandang? Gayahin nyo nga, sabayan nyo ako. Tiktilaok! Tiktilaok! Meow! 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 Malamping na pusa. Sa akin ay bumati. Arr! 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 Sigaw ng asong bantay ng bahay. Unga! 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 Nagmamadaling sigaw ng masipag na kalabaw na kay tatay tumutulong sa bukid. Oink! 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 Gutom na sigaw ng baboy na pambenta ni nanay. Tweet, 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 tweet. Awit ng mga ibong aking pinapatuka. Ang sabi ko na lamang, ang mag-alaga ng hayop ay sadyang kasiyasiya. Ayan mga bata, ang mga alaga niyang hayop ay mayroong iba't ibang kakayanan na gumawa ng tunog tulad ng ano ang sabi ng tandang? Okay, sabi ng tandang ay tiktilaok! Tiktilaok! Kayo nga? Ayan, magaling! Ano naman ang sabi ng pusa? Meow! 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 Kayo nga? Magaling! Ano naman ang sabi ng baboy? Oink! 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 Kayo nga? Magaling! Ano naman ang sabi ng aso? Arr! 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 Kayo nga? Ang husay mga bata, ano naman ang sabi ng ibon? Tweet! 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 Tweet!
ano naman ang sabi ng kalabaw? Tama! Unga! 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 Ano naman ang sabi ng baka? Magaling! Moo! 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 Ang galing mga bata! Ayan mga bata, bawat hayop ay may nagagawang mga huni o tunog. Kayo ba may alagang hayop sa bahay? O dapat alagaan natin sila mabuti ha at pakainin ng gusto. Kunin na ang inyong self-learning module at sagutan natin. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, una ng tamang sagot ang mga patlang. Kopyahin sa sagutang papel ang mga pangungusap o kopyahin natin ang mga pangungusap na ito at ating kompletuhin. Sagutin natin ang mga tanong na ito. Okay, ako si... O dito sa unang patlang, isulat ang inyong pangalan. Ako ay... Ilagay kung ilang taon ka na. Ako ay nakatira sa... Saan ka nakatira? Ipinanganak ako noong... Kailan ka ipinanganak? Sa... Saang lugar ka ipinanganak? Ang paborito kong pagkain ay... Ilagay ang iyong mga paboritong pagkain. At ang aking kaibigan ay si... Ilagay naman ang pangalan ng iyong paboritong kaibigan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, kilalanin ang sumusunod na hayop at ibigay ang katangian nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Okay, number one, ito ay aso. Ano bang katangian ng aso? Okay, ito ay, sige nga, katangian ito ay matapang. Ayan, halimbawa, matapang. Kaya nga siya ang ating bantay sa ating mga bahay. Okay, number two, anong katangian ng daga? Okay, sa laki nito, ito ba ay malaki o maliit? Okay, ang daga ay maliit. Ayan. Ang kalabaw. Ano naman katangian ng kalabaw? Ito ay masipag. Ayan, masipag yan, di ba? Yan ang katulong ng ating mga magsasaka sa pagsasaka. Ayan, masipag. Ano naman ang katangian ng manok? Okay, anong katangian ng manok? Ito ay maagap, no? Maagap yan. Maaga yan silang gumigising para makakuha agad ng kanilang mga pagkaing kambing. Okay, ano naman katangian ng kambing? Okay, anong katangian ng kambing? Ito ay maliksi. Okay, ibig sabihin ng maliksi, mabilis. Di ba, mabilis yung kumilos? Okay, ganun din ang kabayo. Ito ay mabilis, matuling tumakbo. Yan, matuling. So, bawat hayop ay mayroong iba't ibang katangian. Okay? Next, gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Kopyahin ang chart sa sagutang papel. Isulat sa patlang kung ang grupo ng mga salita sa bawat hanay ay tao, bagay, lugar o pangyayari. So, tao, tumutukoy ito sa tao tulad natin. Mga bagay ay mga ginagamit natin. Lugar, yung mga pinupuntahan natin na lugar. O pangyayari naman yung mga nagaganap. Halimbawa ay birthday, Pasko, pista, ayan. Okay, number one, Maria at Jose. Okay, ito ay mga tao. Ayan, diba si Maria ay tao at si Jose ay tao. Ayan, lapis at baso. Okay, ginagamit natin ito kaya ito naman ay bagay. Ayan, sulat natin. Bagay. Okay. Quezon at Laguna. Okay, sa Quezon, nakapunta na ba kayo? Okay, si teacher ay taga Laguna. So, ito ay isang lugar na ating pinupuntahan o pwedeng puntahan. Kaarawan, birthday, pista o fiesta, graduation, ano pa man. Pasko, yan ay mga pangyayari. Sulat natin dito ay pang-ya-ya-ri. Ganda na sulat, ha? Ayan. Next. Ayan. So, ulitin natin. Basahin niya ulit natin sa unang hanay. Tao, Maria at Jose. Bagay, lapis at baso. Lugar, Quezon at Laguna. Pangyayari, kaarawan at pista. Alright. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin mabuti ang mga tanong.
Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot o letter lang ang pipiliin natin. Unang bilang. May bago kang kaklase na nagtatanong kung ano ang pangalan mo. Alin sa mga sumusunod ang iyong isasagot? Tinatanong ang pangalan. A. Kumusta ka? B. Magandang umaga? C. Ako si? At sabihin ang iyong pangalan. Or D. Ako ay 6 na taong gulang na. Tinatanong anong pangalan mo? So, syempre, letter C sasabihin mo. Ako si? At babanggitin mo ang iyong pangalan. Okay, ikalawang bilang. Pagmasdan ng larawan ng hayop. Anong tunog ang nililikha nito? O anong tunog ang nagagawa ng baboy? A. Tweet, tweet, tweet. B. Tik-tak, tik-tak. C. Meow, meow, meow. Or D. Oink, 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 oink. Okay, anong tunog ng baboy? Kung ang sagot mo ay oink, oink, oink. Letter D. Magaling! Tama ka na naman. Ikatlong bilang. Pagmasdan ng larawan ng sasakyan. Anong tunog ang nililikha nito? O nakasakay na ba kayo dyan sa tren? Okay, A. Brum, brum, brum. B. Chug, 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 chug. C. Eng, eng, eng. Or D. Pip, 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 pip. Anong inyong sagot? Ang sagot mo ba ay chug, 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 chug? Letter B. Ayan ang tunog ng tren. Chug, 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 chug. Ayan. Number 4. Alin naman ang tunog na nalilikha ng isang baka? Baka. A. Kring, kring, kring. B. Moo, moo, moo. C. Prr, prr. Or D. Meow, meow. Ayan. Anong iyong sagot? Ang sabi ng baka ay B. Ayan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, tingnan ang mga larawan. Hanapin ang mga hayop na nabanggit sa kwentong ating binasa at napakinggan kanina. Sa sagotang papel, isulat ang tunog na kanilang nililikha. Okay. O anong tunog ng ibon? So susulat natin sa inyong sagotang papel number 1. Yan, sulat natin. Dito ko na nga isusulat. Ayan, number 1, ang ibon ay tweet, tweet, tweet. Ayan, tweet, tweet. Ayan, tweet, tweet, tweet. Okay, then, tatlong ulit. Tweet, tweet, tweet. Ayan. Next, number 2. Aso. Anong tunog ng aso? Ang sabi ng aso ay ow, ow, ow. Ayan, ow, ow, ow. Ayan. Okay, next, number 3. Ano naman ang sabi ng tandang? Okay, sabi niya ay tik-tilaok, tik-tilaok. Ayan, tik-tilaok, tik-tilaok. Pwede niyo ulitin ang tatlong ulit, ha? Okay, kaapat na bilang. Baboy, ano sabi ng baboy? Oink, oink, oink. Ayan, oink, 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 oink. Ayan. Number 5, ano naman ang sabi ng pusa? Okay, sabi ng pusa ay meow, meow, meow. Ayan, meow, meow. Ayan, meow. Okay, number 6, ano naman ang sabi ng baka? Okay, sabi nito ay moo, moo, moo. Ayan. Ganda niyo sulat niyo, ha? Medyo nahirapan magsulat si teacher gamit ito. Okay, next. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 6, basahin ang usapan ng magkakaibigan. Sulat sa sagutang papel ang kanilang magandang karanasan na ipinahayag sa kanilang usapan. Hahanapin natin yung kanilang masaya at magandang karanasan. Okay. Magandang umaga! Ako si Marion! Napakasaya ng karanasan ko noong pumunta kami sa Quezon. Kami ay naglangoy at kumain ng masasarap na pagkain at bagong huling isda. Ayan, ano daw ang masaya niyang karanasan? Okay, na siya ay nagpunta sa Quezon. Ayan, so ang karanasan niya ay siya ay naglangoy, kumain ng masarap na pagkain at
bagong huling isda. So, yan ang ilalagay nyo para sa number 1. Yan, yung karanasan ni Marion. Okay. Sabi naman ng isa pa. Sabi naman ni Elaine. Magandang umaga! Ako si Elaine. Ako naman ay mahilig mag-alaga ng mga hayop. Masarap sa pakiramdam ang may alaga, sabi ni Elaine. Oh, anong magandang karanasan daw ni Elaine? Meron siyang alagang mga hayop. Yan, meron daw siyang mga alagang, mahilig siyang mag-alaga ng mga hayop. At ito ay masarap sa kanyang pakiramdam. Yan, so bagay na natin yan. Masarap sa pakiramdam ang may alagang hayop. Okay, so yan ang ilalagay nyo para sa number 2. Okay, para naman sa number 3. Sabi naman ni Farah. Kumusta kayo? Ako si Farah. Mahilig naman ako magbasa ng mga aklat. Masarap mag-aral at magbasa ng iba't ibang aklat. O, tama si Farah. Dahil sa pagbabasa, marami kayong matututuhan at makakarating pa kayo sa iba't ibang mga lugar. At lalawak pa ang inyong mga imahinasyon. So, base sa sinabi ni Farah, ang kanyang magandang karanasan ay mahilig magbasa ng aklat. Ayan. At masarap daw ang mag-aral at magbasa ng iba't ibang aklat. So, yan ang number 3. Alright. Ayan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 7, ibahagi ang iyong magagandang karanasan. Okay. Yung mga bata kanina, sila ang nagbahagi. Ngayon naman, pagkakataon mo na upang ikaw ang magbahagi ng maganda mong karanasan. Kopyahin mo ito at kumpletuhin. Yan. Unang bilang, kami ay nagpunta sa... Saan ka nagpunta? Ikalawang bilang, doon kami... Anong ginawa mo doon sa pinuntahan nyo? At ikatlong bilang, masayang masaya kami sapagkat... O ano yung mga ginawa nyo na talaga namang nagpasaya sa'yo? Ayan, so yan ang iyong sariling karanasan. At yan nagtatapos ang ating aralin. Muli, ako si Teacher Aileen, ang inyong laging makakasama para sa ating mga bagong aralin. Mag-aral mabuti upang ang buhay ay umigi. Paalam! Keep safe everyone! I-share mo na ang video na to!